Sound check. What is up guys, it's your boy Chismotech and welcome back sa ating channel. For today's video guys is didemo po tayo kung paano po natin nilagyan ng fan itong ating Bosca C984 na mini amplifier. Alright, so this video was requested sa isa sa ating subscribers from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out pre, and sana po ay makatulong. Alright, so ito nga pala guys yung original na Bosca C984. Ito naman yung ating Bosca C984 na mayroon ng naka-install na fan or blower. Bakit po natin na nilagyan ng fan is ito kasing Bosca C984 guys is madali po siyang uminit and wala po siyang naka-built-in na fan. Yung heatsink niya is medyo maliit, so need talaga nating maglagay na fan para hindi siya masisira agad. So itong fan guys na nilagay ko po dito sa ating Bosca C984 is 12 volts. Gumamit po tayo ng separate na power supply para sa fan. So hindi po tayo gumamit ng supply na galing sa amplifier. So napakasimple lang po guys ang ating ginawa po dito. Naglagay lang tayo ng butas sa pinaka topmost ng ating cover ng ating amplifier. So naglagay ako ng butas na sakto lang sa ating blower fan. Bakit ko dito nilagay guys? Kasi wala na kasing space sa loob ng ating amplifier. Siksikan na po siya. So since nakaseparate po yung kanyang power supply, so yung power supply is nilagay ko dito guys, dito sa likod nito, no. So itong fan na ating ginamit guys, ating Bosca C984 is binaklas ko lang galing sa mga lumang PSU or power supply unit ng mga computers. Ito po ay 12 volts and gumamit po tayo ng separate na power supply na 12 volts. So nasa loob po siya. Yung nag-supply naman sa ating 12 volts na galing sa 120 volts is dito na ako kumuha sa switch ng ating amplifier para every time na mag-on ayos sa ating amplifier is automatic na mag-on din ang ating fan. Yung supply sa ating 12 volts dito is ginamper dito sa switch po ng ating amplifier. So kung i-off ko siya, yan. So yung ating fan is mamamatay din. Ipapakita ko na lang sa ating diagram kung paano ko nilalagay itong ating fan ng ating amplifier na Bosca C984. Alright, samahan nyo ako guys. Assuming na ito yung ating Bosca C984. So itong ating Bosca C984 is meron po siyang power switch, no? Itong ating power switch. So ito ang power switch ng ating Bosca C984. At syempre meron siyang yung sa cord niya papuntang AC outlet. So ito yung switch, so ito yung wire guys na papunta sa outlet para mag-power on or mag-supply ng kuryente sa ating Bosca C984. So ito po ay 220 volts AC, no? So AC yan. So galing sa outlet guys, dadaan yan sa ating switch ng ating Bosca C984. At syempre andito yung supply or yung transformer, okay? So let us see, nandito yung transformer ng ating Bosca C984. So square po kasi yung transformer ng Bosca C984. Meron pong wire dyan guys, kulay black, no? So yan po yung nagsupply ng sa ating amplifier, no? Sa amplifier board. So kulay itim yan guys. So dalawang kulay itim. So huwag niyong galawin to kasi ito yung 15 volts na supply niya sa ating amplifier. And sa kabila guys is meron pong dalawang kulay pula. Ito po ay nakakonect galing ng switch ng ating Bosca C984. So ito po ay kulay pula. Dito kayo mag-jumper guys. Dito kayo mag-jumper ng wire papunta doon sa supply ng ating fan. Alright, so say for example guys, kabili ka ng fan. So dito na lang guys, oh. So for example, nakabili ka ng fan na 12 volts. So 12 volts ang ating fan. 12 volts DC. Yan. So meron kang nabiling fan na 12 volts DC. Kapag 12 volts DC guys, is hindi mo siya pwedeng i-direct dito sa ating sa red na wire. No? So hindi ka pwedeng mag-direct dito kasi masisira to. So kailangan mo ng separate na 12 volts. So meron kang naka-separate na 12 volts na supply. Marami pong mabibili dyan sa mga electronic shop. So ito ay isang supply 12 volts DC na supply. Ayan guys, so i-review ko lang guys. Ito yung ating power cord papunta sa ating outlet, no? Na 220 volts. So ito ay dadaan sa switch ng power on off sa ating Bosca C984.
At ito yung ating power supply sa ating amplifier na Boskas 984. So mayroong dalawang wire na kulay itim itong ating power supply or transformer ng ating Boskas 984. So itong kulay black is papunta po yan sa ating amplifier board. Ito siya. And itong dalawa is kulay pula, yung red. So dito ka mag-jumper, guys. So lagay ka ng dalawang jumper dito. So dito ka kukuha ng 220 volts na supply papunta sa ating 12 volts na nabili para mag-supply naman sa ating fan. So ganito po yan, guys. So ito yung ating power supply na 12 volts na nabili, no, sa tindahan. So yung dalawang wire na 12 volts doon mo igawin sa ating fan. So yung dalawang connector, guys, na para sana sa outlet, i-modify mo lang, tapos lagyan mo ng wire, tapos i-jumper mo dito sa ating dalawang pula na wire. Ito, guys. So just make it sure, guys, na hindi ka maglagay dito. So dapat nakalagpas sa switch or dapat pinakamalapit sa ating transformer. Kasi kapag dito ka nakalagay na hindi pa nakalagpas ng switch, is every time na plug mo itong ating cords, ating AC outlet, automatic na under ang ating fan. So mas maganda na makalagpas sa ating switch para anytime na mag-on ganito or mag-off, is itong ating fan is under or mag-off din siya automatic every time na itong switch ay gagalawin po natin. So yan na po kasimple, guys, no. So mag-separate ka lang ng fan, ng power supply, tapos dito mo lang i-jumper, no, sa kulay red, pinakamalapit po sa transformer. Kung meron kang nabiling fan na yung 220 volts, kasi meron din kasi ng mga exhaust blower fan, guys, na 220 volts na, so hindi mo na kailangan ng supply. So rectak lang dito sa dalawang red na yan, para kapag mag-switch on ka dito, automatic na under po siya. So yan na po kasimple, guys. So ito po yung ginawa ko po na paraan para hindi ko na magalaw itong mismong board ng ating amplifier, para iwas mali, guys. Ito yung pinaka-safe na paraan paglagay ng fan sa ating mga amplifiers, especially specific po sa ating model na Boska C984. Alright, guys, so thank you for watching, guys, no. So hanggang dito lang ating video, and sana po is nakatulong, pre. So thank you for watching, guys, and see you in my next vlog. Bye bye. Sound check.